Hello guys, good morning sa lahat. Isa sa mga natutunan ko dito sa aking tindahan ay mag-focus ka dito sa ating pagmamanis ng tindahan mo. Huwag mong i-compare guys yung benta mo sa benta ng iba guys dahil hindi po ito maganda dahil ikaw ay tatama rin minsan kapag nalaman mo yung benta ng kapwa mo kasari ay mabilis siyang tumaas, marami siyang benta. Ito ay hindi po maganda yung i-compare mo yung benta mo sa benta niya guys. So ito, pag-usapan natin to guys para hindi po tayo madi-disappoint sa ating sinimulang business. Maraming nagtatanong sa akin guys kung magkano ang aking total sales sa isang araw. Ay hindi po ito pare-parehas. Kung ikaw ay baguhan pa lang at matagal ka ng sa restore ay mayroon pong pagkakaiba dyan guys. Kung ikaw nagsisimula pa lang ay makabenta ka ng 500, 1,000, pataas yan, ay hindi po ganun kadaling na biglang tataas yung total sales mo. Maliban na lang kung ikaw ay napakaganda yung place mo ay talagang malaki yung total sales mo. Huwag mong i-compare doon yung sari-sari store mo doon sa late boomer na tinatawag yung matagal nang nagtayo ng sari-sari store ay talagang nakapundasyon na yan ng loyal customer. Ay talagang nakakabenta yan ng malaki. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ay talagang pagsikapan mo yan, mag-focus ka dyan, huwag mong i-compare yung benta mo sa benta ng iba. Mag-focus ka, gumawa ka ng bagong strategy mo. Katulad sa akin, dito sa aking sari-sari store, ang aking ginagawa, kapag seasonal yan, kapag pambata yung aking i-display, tapos pagka wala na naman yung mga bata, papalitan ko na naman yung display ko dito sa harapan. So, ang ating gagawin guys ay dun sa mga bagong produkto, i-aalok natin sila sa kanila. Sasabihin natin sa kanila na mayroong katayong ganito, mas mura ito kaysa dun sa ibang produkto. So, ganito ang mga diskarte natin guys. Pagdating naman guys sa mga produktong binibili natin sa mga groceries, kailangan tayo maghanap ng mga promos, maghanap ng mga ahente kung ikaw ay baguhan pa lang. Kung hirap kang makahanap ng ahente guys, punta ka dun sa palengke, mag-abang ka dun sa mga nagbababa ng mga produkto dun sa mga groceries. Abangan mo yung mga truck na nagbababa, yung mga ahente na yon, tatanungin mo kung nag-iikot sila guys dyan sa area mo at sasabihin mo may bago kang tindahan na pwede mo silang alukin, na pwede mo silang papasyalan kung pwede nilang pasyalan yung lugar mo guys. So ganun ang ginawa ko nung una guys, ay talagang nag-abang ako ng mga ahente. Tapos nung medyo matagal-tagal na nadidiscover nila yung ating tindahan at sila na yung kusang pumupunta dito sa ating place guys. So ayun, mag-focus tayo sa ating tindahan guys at huwag natin i-compare yung benta natin, huwag natin i-compare yung ating tindahan sa iba. So instead na ma-inspire tayo dun sa kanilang ginagawa, so ganun ang aking ginagawa ngayon guys. Marami tayong napapanood na Team Kasari dyan ngayon. Ang gaganda, ang bubongga yung kanilang sari-sari store. Sila po ay nagsumikap at hindi po biro yung kanilang ginawang pagsisasakripisyo doon bago nila mapuno yung kanilang tindahan guys. Ay sila po ay napakagandang halimbawa at sila po ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga baguan katulad ko. Dahil magtutuyos pala itong ating tindahan, ay napapansin ko na guys na mayroon tayong future o kaya malaking posibilidad na ito ay lumaki pa ng lumaki. So yun guys, sa mga kapwa ko dating kapwa ko dating OFW, alam ko, nararamdaman ko yung hirap, yung pagod at saka sakripisyo nyo dyan sa ibang bansa. Talagang eto nga naman, nung talagang iniisip ko itong magtayo na ako ng sari-sari store pag uwi ko, ay halos hindi po talaga ako makatulog guys, dahil ito talaga ang aking pangarap noon talaga pa. Kaya ito, pagdating ko dito ay nag-put up na ako ng maliit na tindahan. So ito, so far so good. Binigay naman ng Diyos yung ating magandang place. Talaga naman pasok sa mga masa yung ating tindahan. So ayun, alam ko sa inyo dyan sa ibang bansa, mga OFW dyan, ay nag-iipon na kayo para magkaroon kayo ng business. So ayan, sa mga ka-Team Kasari ko dyan guys, laban lang, kahit nakakaranas tayo ng tagtumal, ayan po ang epekto ng ating inflation na mataas, pero ayan ay darating din ng maayos din yung inflation at babalik din yung ating normal na pagbebenta. Sa panahon ngayon guys, ay medyo malamig-lamig pa ang panahon at saka medyo nakakaranas tayo ng tag-ulan. Medyo one week na umuulan dito sa atin, ay medyo mahina po ang mga soft drinks. Pero yan, pagdating ng summer ay magbo-boom po yan. So huwag po tayong mag-alala, ang ating mga presyo ng mga Marlboro ay nagtataasan na rin. So makakaramdam tayo ng konting tagtumal sa sigarilyo ngayon dahil tataas na naman. So ayun guys, huwag po tayong
madidisappoint kung si customer ay hindi na siya masyadong bumibili. So kailangan natin guys ay intindihin natin yung ganong sitwasyon dahil tayo ay nakakaranas na ng inflation na malaki. So yun, ano tayo ng panibagong ibebenta natin, kung ano yung mga mabibilis na pag ibebenta, katulad ng mga ihaw-ihaw, mga ano dyan sa harap, yung mga pang-akit natin sa pambata, makapag-generate lang tayo ng konting income sa isang araw, ay okay na po yun guys. So ito, tis-tis lang tayo mga ka-team Kasari, pagsadyagan lang muna natin. Hindi po ako nag-i-stack ng marami ngayon dahil alam ko ay kukunti na lang yung bumibili at yung ating sales ngayon ay nasa average pa lang guys. So ayun, mega shout out sa lahat at saka mga ka-team Kasari ko dyan na masisipag, gumising ng maaga para tayo ay magsimula at hindi po tayo ma-stress. So hanggang dito na lang muna ang latest update natin dito sa tindahan natin. Mag-focus tayo sa ating business. Huwag po natin i-compare yung sales natin sa sales ng iba para hindi po tayo tama rin. So ayun, God bless po sa lahat at binabati ko lahat ng mga team Kasari ko dyan na masisipag. So hanggang dito na lang guys. God bless po and have a nice day. Bye! Saludo po ako sa mga ka-team Kasari ko dyan na may mga anak na maliliit pa, ay talagang hindi po biro, may tindahan ka tapos may maliit ka pang anak, ay talaga namang ginagawa mo lahat yan para sa mga pamilya mo. Yung sakripisyo po ay hindi po biro kapag mayroon kang anak na maliit guys. So yun, laban lang tayo mga ka-team Kasari dyan. Saludo po ako sa inyo. So yun, may mararating din tayo.